Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ay sumainawang lahat. At sumayuri. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Sa panalamisi ito at isama ang mga kapatid na magkagawa sa iba't ibang paning ng mundo, gayon din po ang mga intensyon ng lahat ng mga tao humihingi ng panalangin sa panalayong Kristiya. Hingin natin kay Jesus, tayo ng
Ko po kayo ay mahigpit aniya. Gumagapas kayo na hindi nyo tinatamnan at nag-aani na hindi ninyo hinahasikan. Natakot po ako kaya binaog ko sa lupa ang inyong salubin. Ito na po ang sanglimong piso ninyo. Masama at tamad na alipin tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinatamnan. Nag-aani ng hindi ko hinahasikan. Bakit hindi mo inilagak sa bangko? Di sana'y may naku akong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 piso at bigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon pang ay bibigyan at mananagana. Ngunit ang wala, kahit nakakaunti na nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa dilim, sa labas, ang aliping walang kabuluhan. Doon tatangis siya at mangangalit ang kanyang ipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pati po muna natin yung mga katabi natin. Good morning. Good morning po sa inyo. At tayo po ay nagsisikap na abutin. At sana kayo maging instrumento, lalong-lalo na po ang mga kapatid natin na sa ibang bansa sa pamagitan ng tinatawag na social media. So ito yung maganda. Ano? Dito daw sa Pilipinas, makikinig ako sa radyo, ayan, tungkol sa paggamit ng social media, internet, Facebook. Dito daw sa Pilipinas, sa mahigit isang milyon, tayo ay nasa populasyon na 110 million ata. Ano? Between 100 to 110 million. 30 milyong katao na ang gumagamit ng social media. Kaya malaking avenue ito. Pero dito rin, makita natin na marami rin naluloko. Ano? Limbawa, ay yung mga produktong inaalok nila, ibibigay sa inyo mura, pero hindi naman darating sa pinto ng bahay ninyo. Kaya ako nabanggit ito sapagkat ngayon, araw na ito, ay nasa pagkakos na tayo sa kalendaryo ng simbahan. At sinasabi sa atin, sa Ebanghelyo, na narinig natin na tayo ay binigyan ng iba't ibang mga talento. Tayo ay binigyan ng iba't ibang talento. Kaya una, nadaan talento ibinigay sa atin sa 3,000. Ang isa ay 50, ang isa ay 20, at isa ay 1,000. Iba-iba una ay at dapat nating makita, ano, kilalanin natin, first thing, tingnan natin ano ba yung mga talentong ibinigay sa akin. Yun daw pong mga talento, di 10,000 talento sa nung panahon ni Jesus, ang value nito, ano. So, yung talento, may katapit itong silver, yun daw 1,000 talento. Ang halaga daw nito, kung sa panahon natin, ay 15 taong sweldo. Imagine ninyo, yung, kaya makita ninyo, natin, kumikita siya ng 1,000 sa buwan. Ayan. Ang naipon niya, halos 1,000,000. 1,000,000 piso. No. Yung pangalawa, siguro, binigyan ng 30 taong sweldo niya, hawak niya. At yung isa naman, 15 taong. Dalawa ay ginamit nila. Nag-invest sila, kumbaga ginamit lang. At napagtubo pa, nadoble nila. Ngunit yung isa, dahil sa takot, itinago niya. Ano? Ganon tayo. Meron tayong mga iba't ibang talento.
na kailangang lumabas. Kaya una sa misang ito, ang unang ipagdadasal natin, no? Di pwede sa Father, matanda na ako. Di po pwede. Kahit po sa pagtanda natin, may lilitaw na bagong talento. Kaya tingnan natin, ano bang mga talento ang ibinigay? Una, pagpasin natin. Yung nakakuha niya, tinitingnan niya. Kalagayan, ano man yung tinanggap mo, ang malaga, meron tayong sense of gratitude. At pangatlo, na hamon sa atin, so, ano man yung kakarampot na biyaya na tingin natin, sa totoo, hindi man lagi kakarampot eh. Pwede natin itong parami. Naalala ko nung kami po ay nag-aaral, meron kaming kumuha kami ng summer course, theater, alam niyo, sa teatro, ayan. At sa isang outreach namin, siyempre mga kasama, mga estudyante, po kami estudyante, puro tumatagap lang ng baon, budgeted, no? Eh nung gabing yun, nagutom yung buong kwan, crew, yung mga nagpalabas. Tayo pumunta sa bahay, doon na tayo kumain. Ayan. Problema, siyempre, budget. Sige, kanya-kanya, chip in. Magluluto. Ayan. Gusto namin spaghetti. Kaya lang hindi kaya ng budget. Pero isa pala namin kasama, magaling pala siyang magluluto. Alam niyo, ano? Ang nagkinain namin, hindi spaghetti. Spaghetti siya, pero tawag niya, spaghetti pobre. Ano spaghetti pobre? Ngayon ko lang narinig yung spaghetti pobre. Alam ba yung spaghetti pobre? Nakakain na ba kayo noon? Napakasarap. Bakit? Hindi karde ang laman. Ngayon lang ako nakakain ng ganitong spaghetti sardinas. Ngayon lang nakakain ng spaghetti na salmon. Tryin nga ninyo bukas. Kaya alam ninyo, simula noon, you know, pagka ko magmamahal araw na, alam ninyo pag Biyernes, di ba? Bawal ang karne. May kumpisalang bayan. Ayan. Nasa divide. Eh, maraming dumarating na pare.
Sabi nung kasider, Father, ano ho pakakain natin sa mga pare? Bawal po karne. Gumawa ka ng spaghetti pobre. Ano spaghetti pobre? Kundi sardina, salmo na ilagay mo. At alam niyo sa amin mga pare, ang sarap-sarap. Pero saan nag-umpisa ito? Kung ano meron ka, pagyamanin mo. Amen. Palapagan natin ang Panginoon. Oh, sa pang-sample, oh, pagdating dito, naku, 6 years ago, dumating ako dito. Walang pondo. Maraming pagagawa. Pagod na ang tao sa paghihingi. Ayan. Parang hindi matatapos. So, una sa pinagdasal, ano ba dapat ang una kong gawin? Hindi building. Ano ang dapat unang gawin? Dito ka magbisa. Ilipat mo lahat ang misa na dito. Para yung mga tao, makita nila yung kailangan ng simba. Kasi noon, ang misa, isa dito, isa sa lumang simbahan. Ano? Sa pinag-aralan ko muna, isang taon, sige, pwede muna doon. Una, pagod ako. Pagkatapos ng misa, tatakbo ko doon. Ano? Problema, maliit ang eskinita, nata-traffic. So, pag-aralan. Pero problema, kung dito magiging misa, wala pa namang altar. Mayroon maliit na mesa. Nakita ko yung stage na ginawa ni Father Abel. Ah, yan, yung bakal. So, yun na lang, gawin natin taas para mataas, para magbuka ang stage. Di ba, naaabutan niyo yun, stage ng bakal. Ano? Sa katunayan, pumunta rito si Cardinal Rosales noong 2014. Natatandaan niyo, binasbasan niya yung John Paul. Ano? Doon siya nagmisa. Ako, nakakaya naman. Ang Cardinal nagmimisa stage na bakal. Pero ngayon, babalik siya sa 30 at yung stage na bakal na yon, isang magandang altar. Amen. Palapakan natin diyan. Sabihin niyo, pagyamanin mo. Sabay-sabay. Kaya nga, mahalaga sa araw na ito, Lord, ano po ba yung talent na binigay mo sa akin? Pangalawa, tulungan mo po akong mapagyaman ko, maparami ko. Sapagkat yan ang ipagsusulit natin sa Diyos. Ayan. Kaya nga, unti-unti, you know, unti-unti tuklasin. Halimbawa, yung magaling na designer ng simbahan, wala tayong pambayad doon. Pinagyaman natin. Ano yung ginamit ko? Yung aking mga karanasan. Nakita ko yung sa Divine Mercy. Yung mga tatanda ko nung nag-umpisa ako sa Divine Mercy, nag-misa ko, kawayan. You know? So sabi ko, pag umuupo sila at matagal na, at lalo pagka medyo malakas kumain, pag upo, nabibiyak yung kawayan. Lahat ang tao titigit sa bumaksak. Sabi ko, Lord, sana po eh, pakaisip kami ng bagong upuan. Pag yung gabi niyo, kinabukasan, may dumating sa akin na matanda. At ang sabi niya sa akin, Father, siya po ang nag-landscape nung medyo patibayin na ginawa ng simento. Tinanda ko rin. Pero minisa ako once a month sa Divine. Nakita ko nakatamba. Sabi ko kay Father Cross, pwede bang mahingi ko yan? Ano yung gagawin mo dyan? Kasi hindi mo. O, tingnan nyo, nasa disenyo na ng simbahan. Pero yan, galit si isang matanda na kanyang maialay lamang
kung paano pabayaan ninyo ang Kristong Hari. Nung isang araw, nung Biyernes, kapistahan ng isang santa na ang pangalan niya ay Elizabeth of Hungary. Ano? Meron po tayong parokya dito sa Bulacan, sa Santa Isabel, Malolos, na ang parokya ay Saint Isabel of Hungary. Nandito po siya sa stained glass natin doon sa itaas. Ayan. Makikita niyo, siya ay napuputungan ng magandang corona kasi reyna siya. Ayan. Pero sa gitna ng pagiging reyna ni Isabel, ayan, siya ay naging santo sapagkat nakilala siya hindi dahil siya ay reyna. Nakilala siya dahil sa pagiging reyna niya, bumaba siya. Ngayon, 800 taon na ang nakakaraan. Siya ay nabuhay noong 1200. Na hanggang ngayon ay inaalala pa siya ng Santa Iglesia. Tayo din. Aalalahanin tayo pagdating ng panahon. Pero paano tayo aalalahanin? Una, sa mga kabutihang binigay sa atin. Sa unang pagbasa, narinig natin ang babae na may bahay. At ano ang kanyang katangian? Una, ang kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Common good. So, yun yung una. Na anumang talento natin ay dapat gamitin sa ikabubuti. Pangalawa, patuloy. Walang sawang nagtatrabaho. Pangatlo, sa unang pagbasa, narinig natin na itong mga ginagawa niya ay ginagamit niya sa pagtulong sa ibang tao. Iyan ang biyaya na makikita natin. At maganda matuklasan natin ang mga biyayang ito na binigay sa atin. At ikaapat, makita sana natin ang lumitaw dito sa unang pagbasa, ang babae na tinutukoy sa atin ay mayroong takot sa Diyos. Hamunin tayo sa pangalawang pagbasa ni San Paulo na maghanda sa pagdating ng Panginoon. Dapat tayo maging anak ng liwanag, hindi anak ng kadiliman. Kaya sa araw na ito, tuklasin natin ang ating mga talento. Pangalawa, pagdasalan natin kung paano natin ito magagamit sa pagtulong sa iba. Pangatlo, pagyamanin natin kung ano meron tayo. Sabi nga ni Cardinal sa atin, noong unang pumunta siya dito, anumang magaling, sabay-sabay, anumang kahit maliit, basta malimit, patungo lang. Anumang magaling meron ka,
pista ng pagbabahagi. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa lahat ng tao, upang magkapantay-pantay ang pagbabahagi ng likas na yaman sa mundo sa pagbabago ng mga makasarili at mapagkamkam na tao, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga binigyan ng yaman, karunungan, at talino ng Diyos, upang gamitin nila ito para sa ikabubuti ng daigdig at ibahagi sa mga nangangailangan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating lahat na bumubuo ng pamayanang Kristiyano, upang manatili tayong gising, laging handa, at malinaw ang isip na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga yumao na magsusulit sa harapan ng Diyos, upang sundan sila ng kanilang mabubuting ginawa sa daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Mga kapatid, sa araw na ito, alam kong may anumang dahilan ang inyong pagpunta sa simbahang ito, maaaring naakay lang kayo, maaaring sa oras na ito'y dumadaan kayo sa matinding pagsubok, o maaaring naisipan lang ninyo na magdasal. Kayo'y tinawag ng Diyos sa araw na ito. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lagay yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ang Diyos ang samo ko. Ama naming mapagmahal, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga panalangin na nasa puso ng bawat isa sa amin. Sa umagang ito, matuklasan nawa namin ang mga talentong ibinigay mo sa amin. Pinagdadasal namin sa iyo na mapagyaman namin ito upang magamit namin sa paglilingkod sa aming kapwa, upang makagawa kami ng maganda para sa aming lipunan. Sa araw na ito, itinatalaga ko po sa iyo ang bawat isang narito. Patong natin yung kanang kamay sa balik at yung katabi natin. Awitin natin. Hallelujah. Alleluia, alleluia. Siya ay muli, siya ay muli babalik sa atin. Alleluia, alleluia. Kapatid, tayo. Upang tayo ay yung kaliwang kamay naman, mayroong magandang mangyayari. Meron siyang galing. Good.
Kung lang sa pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Siyo po po Allah. Isama po natin sa panalangin ang mga may pamisa sa umagang ito. Pasasalamat sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari at Triduum sa kapistahan na paghahain kay Maria sa templo. Onyang Mariano, Catalina de la Cruz, Zenaida de la Cruz, Mirna and Fernando de la Cruz, Juliana Santiago, Crisanta Robes, Leono Reyes, Tony Remy Cumplido, Belinda and Antonio Cumplido Jr., Reggie and Reden Samonte, Roxanne Soriano, Rico and Fe Evangelista, Lita Pabatang, Asut na Victor, Gloria Jacinto, Karen K. Eason, Rinaldo Morales, Ana Victoria David, Mike Abdohan, Mirna Parsha, Roberto de la Cruz, Loida Duran, Linda de la Cruz, Rose Ramos, Mandy Velasquez, Nike Veneracion, Bienvenido Salvo, Lisbeth Ayala, Roberto Zenaida, Via Vina, Keto, Ace Mendoza, Remy and Belen Francisco, Lydia Burse, Ditas Ignacio, Christine and John Arvin, Medios and Armando Garcia, Arlene Garcia, Erlinda de la Cruz, Yuleng Jeronimo, Rosita Lozada, Edita Mitra. Para sa natatanging kahilingan ni Nalilia Linsangan, Maria Mendoza, Rating de los Santos, Mencho de la Cruz, Bel Blanca, Bernadette Guzman, Romeo Mendoza Jr., Emma Herman, Silvia Cumplido, Leonor Evangelista, Jason Maranan, Arian Lien, Rolando and Hipolito Jr., Patrick and Marites Madurjo, Catherine Palmario, Girlie and Jeff Domingo, Bernardita Morales, Jose Villanueva, Diane Ignacio, Maria Cecilia de Guzman, Maria Rosario Habela. Para sa ligtas sa paglalakbay ni Danilo Francisco. Para sa pagdiriwang ng kaarawan ni na Santel James Hilario, Jimel Benedict Bartolome, Zandi de Guzman. Para sa maagang paggalingin ng Corazon Noong, Maria Peñedo, Rosario Santos, Marcing de la Cruz, Dr. Christopher Cheng, Enrico Caruncho, Harold Trinidad, Madeline Mendoza, Mary Ann de la Cruz, Evelina Cumplido, Alejandro Mendoza, Lydia Linsangan, Eduardo Lois, Obispo Jose Oliveros, Ernesto Macayana, Telma Santiago, Jeric San Pedro, Benjamin Abensairo, Ben San Juan, Puring and Remy Peralta, Edmundo Ilasigi Senior, Evelyn de Lara, Constancia Carandang, Gray Colton, Patrick, Marcelina Felicidad Mendoza, Ann Beganda, Amrian, Priscila and Emilio de Mesa. Flower sponsors, Peralta Family, Rodante Esperanza Amigable, Benny and Faye Guzman, Nelson and Third Santos. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaan nating kapatid na sina Cardinal Ricardo Vidal, Obispo Cirilo Almario, Brother Francis Joseph, Nestor Jose Luis, Amelia Fernando, Nieves Fabio, Virginia Adalia Eligio, Felix Margarita Rolando Sr., Dr. Ricardo Arsenio Maria Milagros Teresa Leonida, Faustina Saturnino, Nicasio, Marian Corazon, Marcelino, Leonila Almario de los Santos, Patrocinio, Ferwin Apolonio, Maria Carlito Nonato, Ricardo, Jimmy Ronald, Early Ellie, Ernesto Rosario, Chofilo, Yoprosinha, Sixto Mercedes, Eduardo, Sergio, Daniel, Reynaldo, Crisanta Remedios, Carolina, Emilio, Librada, Feliso, Silvino, Placida, Victor, Erlinda, Maximo, Noria, Enrio, Victor, Toribia, Patricia, Gregorio, Maria Paz Marcelino, Federico Concepcion, Rafaela, Clemencia, Catilino, Esperanza, Basilio, Rafael Trinidad, Milagros, Maximiano, Mauricio, Engracia, Juana, Gabina, Juliana, Jomari, Donatilia, Enrique, Remedio, Celestino, Nestor, Violeta, Dr. Alberto, Ricardo Jr., Faustino, Agapito, Visitacion, Edgardo, Evelina, Normar, Ramiro, Ramon, Elena, Nicolas, Florentino, Forificacion, Rafael Pio, Alfonso, Demetria, Sherilyn, Roberto, Pasensya, Flora, Jail, Fortunato, Danilo, Aurora, Estrada, Danilo, Dolores, Lourdes, Pedro Jr. and Senior, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatory. Magsitayo po ang lahat. Nais kipaliwanag ang pag-isenso.
inisensuhan ang alay sapagkat mamayang konti ang mga tinapay at alak ay magiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Inisenso ng pari sapagkat dinadala niya ang lahat ng inyong mga alay. Inisenso ng bayan sapagkat patuloy tayong tinatawag ng Diyos upang maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kulugdan ng Diyos sa abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang masintahing pagtingin sa aming alay upang kagandahang loob mo sa amin ay makantan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Pasalamatan ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang kawangis at mapagkatilaw mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap ng pananagutan na papagkatiwalaan sa pamagitan anak mong mahal. Kaya kaisa na ang nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang kapay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Awitin natin. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng laan mo. Hosana, inagpala ang naparirito sa Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya piligtis ang kusang loob maging handog, inawa ka ng tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati ito, niyemot yun sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sinuhin. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sinsinuhin. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sinsinuhin. Jesus, ako po'y nananalig sa iyo. Pagkatapos ng kainan, taglay ang kalamang kailangan niya muling pagkasundoy na lahat sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Kinuha ang kalis na puno ng alak. Muli kanyang pinasalamatan. Binigay yon sa kanyang mga kaibigan na uwi ka. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ibubuhos sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa
po kayo sa amin at sa buong banala Diyos, banala puspos na kapayarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at banala sa buong Diyos, banala puspos na kapayarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin Jesus, at sa buong sansino. Ako po'y nananalig. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ang pagkalaala sa pagbatay at muling pagkabuhay ng anak. Kinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin na kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusino kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y balik mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Ipagdasal natin ang mga minamahal na yumao, lalong-lalo na mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabiring Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaysa ng lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na yung pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. May tayong lahat. Amen. Bigyan tayo ng Diyos ng napakaraming biyaya. Pasalamatan natin siya sa panalangin tinuro ng kapatid na si Jesucristo. Awitin, Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaarian mo, dito sa lupa para dagsa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kami sa aming kasala para ng pagkakasala sa nagkakasala
Niling namin na kami Diyas sa lahat ng masama, samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw papayag na aming Panginoong Jesucristo. Pagka Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iyo sa aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming pananampalataya o aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigay po tayong kapayapaan sa isa't peace be with you. Kapayapaan po sa iyong lahat. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga sa amin maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga sa amin. Nang mga kasalanan ng sanlibutan narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya na nagbibigay sa atin ng napakaraming biyaya. Sana maipaglingkod natin ito ng ganap sa Panginoong Jesus. Panginoon, hindi po ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.
Tayo po ano. Panalangin sa mahal na Biren, sabay-sabay, Ama po, sa kamariyang hari, ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan, ay iba pinaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagpupuntong hininga namin ng aming pagtangis, dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, papintakas ka namin, ilagay mo sa amin ang mga kamamawain, at saka kung matapos siya rin pagpanaw mo sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin po kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, na kaming maging dapat makinabang sa mga pangako ng Jesus. Maritulog ating kahilingan sa ating malina. Lumapit tayo kay Kristong Hari, sabay-sabay. Kumano kay Jesus, subalit ang mukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay buso para sa libutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalay mula sa puso ni Jesus. Bilang mukal ng awa para sa aming lahat, ako'y nananalig.
makinig sa iyo. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansin. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansin. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansin. Jesus, ako po'y nananalig sa iyo. Pawakas na panalangin, Ama na'y pagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang awi ng pag-ibig ay lalong madagdagan. Sa ginawa naming pag-alala sa anak mong mahal, nag-utos na ipagdiwang na huling hapunan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo sumandali para sa ilang kalatas. Gagawin natin ang second collection. Maraming salamat po. Awitin natin, magbigay tayo sa Panginoon. Ito po'y tutustos sa patuloy na pagpapaayos sa ating simbahan. Magbigay, magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Babalik, siksik, liglig. Ibabalik, siksik. Maghandog, maghandog tayo sa Panginoon. Tayo ay maghandog. Maghandog tayo sa Panginoon. Babalik, siksik, liglig. Ibabalik. Palapan natin, Panginoon, at sa darating na 30 ay darating si Cardinal Rosales para po pasinayaan. Papahiram po ng langis ang altar at 12 poste. So ito po ay simbolo na pinagpala na ang simbahang ito. Tunay na nailipat na natin yung simbahan. Pero hindi po ganap na tapos pa. Papansin nyo, yung po mga upuan natin ay mga plastic pa po. Itong dalawang gitna, yan na natin gagawin. Hopefully, matatarget natin yan hanggang next year. Gayun din po, tatargetin natin next year, mga May, yung kapilya ng Malabirhen sa second floor, Our Lady of the Rosary. So, sana po suportahan ninyo. Chapel po yan ng Malabi. Kaya, dalawang simbahan, isang simbahan, isang kapilya, isang building. Gayun din po, yung pumbandang harap ay magiging rectory o parok, yung pinaka ito. So, hopefully, tayo po'y nasa dibinaryo ng Christ the King. Gabi-gabi po, alas 7 sa bundukan po ang dibinaryo. Dito po, tuwing 6:30. Sa after November 30 po, ang misa sa lumang simbahan ay magiging dalawa na lang, Lunes at Martes. Ayan, Lunes, Martes. The rest from Wednesday to Sunday, dito na po kasi na napahiran na langis sa altar natin. Kaya Lunes at Martes, dahil po yung lumang simbahan ay naging bahagi ng marami sa inyo. Ano? Yung ibig diyang kinasal. Kaya 2 days na lang ang misa dyan. At gayon din po, magiging kung merong mga kasal na gusto doon gawin o funeral, pwede rin po doon. So, yun po ang ating paggamit ng lumang simbahan. At gayon din po, ang prosesyon natin sa Linggo ay 2:30 mula sa bundukan. Magyari po maglagay kayo sa labas ng inyong bahay ng larawan ng Christ the King. O kung wala mang Christ the King, ng larawan ng Panginoon. Kahit hindi po dadaan sa inyong bahay ang prosesyon,
pagpapakita po ito, pagpapahayag natin ng ating paniniwala kay Kristong Hari. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong sapagkat kahapon hindi namin inisahan na aabot ng less than 600. So maganda pala na ang kumpila ay nasa panahon ng mga school days. Kaya wala na pong magiging kumpil sa Mayo, kaya every November na po ito, tuwing Sabado, bago yung susunod na linggo ng Christ the King, para po yan ang ating offer. At December naman, makikita ang 600 bata ang magpe-First Communion. So sana po encourage natin ang mga magulang na maging bahagi. At paano po kayo magiging bahagi? Meron po tayong munting katesismo na 10 piso lang. Yun po ay pwede niyong pamigay. Mga basic prayer, 10 utos, 5 utos ng simbahan, tanong at sagot, ilang persona sa isang Diyos, katangian ni Jesus. So, ito po yung munting katesismo kasi mahalaga po na dalhin natin. So, yun po. At ang ating misa, katulad na ay napapanood po sa social media, every Sunday po, sa Facebook, Sunday Mass with Father Vic Robles. At sana po mag-instrumento kayo sa pagdadala. Ang Korean Shrine po ng mga madre ay binubuksan ng alas 10. Kung pwede, pakirespeto natin. So, unti-unti tayo nakikipagtulungan sa mga madre. Muli, sa inyo pong lahat, maraming salamat. At tatayo na po tayo para sa final blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Marita sa kanang kamay para sa pagbabasbas. Iingatan kayo ng Diyos sa lahat ng kapamakan. Ilalayo sa pangamba ng buhay. At ilalayo sa matinding karamdaman ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papagpalain ang inyong hanap buhay upang kayo makapaglingkod sa Diyos, sa inyong pamilya, sa mga dukha at nangangailangan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaang natamo ninyo ay patuloy niyong hanapin upang lumalim ang inyong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng mga pangyarihan, Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pagdiriwang, may pupuri sa pumay kapal. Salamat sa Diyos. Palapan natin ang Panginoon. Next week po, Christ the King, magsama-sama tayo sa kapistahan ng Kristong Hari. Thank you.